In gaming pala, tinalo kanina yung ano, yung OG. Oh. Yung opening series, tubig. Malinis ba tong tubig na to? Are you guys seeing this 6-1 in favor of King Gaming dito sa score natin dito? Wait lang, wala lang clash replay ngayon. Wait, wala nga, walang nag, ano, alam ko walang nag-predict sa King Gaming, di ba? I think everyone predicted Liquid to win this series para sa ating caster's prediction. So, ayan, King Gaming. Pakilala muna natin para sa side ng King Gaming. Si MS para sa kanyang Razer, si Yuna para sa kanyang Tuskar, si Japanese something para sa kanyang Chen, si Old Chicken para sa kanyang Gyrocopter, at si Dark naman para si Dragon. Nakalimutan ko yung pangalan bigla nito. Pero dito. Alright, okay. Go ahead. Ayan, sa Liquid, ikaw na sa Liquid. Yes, I don't Liquid Miracle playing the Life Stealer. Ay, nagbabalik na guys, si Miracle. Si Mind Control sa Enchantress, Kuroki with the Rubik, GH sa Sand King, and Matumba Man sa Viper. So, eto 7-1 ang ating score, 4-minute mark. And King Gaming, mukhang pinapahirapan yung Liquid dito sa laning phase natin, ish. Yeah. I mean, they know that knowing Liquid, they kinda run that a little bit greedy siya. But I guess not this time. I guess na figure out lang nila. Ito nga si Razer, he's a great laner against Viper, same with Life Stealer. You have ito nga si DK, that's really tanky, so he's not gonna care about those right clicks. Pero tinapat pala nila itong si DK dito kay Mind Control sa bottom lane. So it's still gonna take a lot to take down a DK, pero one thing for sure is itong hero ni Miracle on the Life Stealer is having trouble dito sa laning phase niya kay Razer. MS para sa kanyang Razer bottom lane naman versus the Mind Control Enchantress. So, napakasakit. Impetus damage naman coming dito sa Enchantress. So, tuloy-tuloy na tayo dito. Wala na tayong pay-pay nga. Tubig lang, quick tubig lang. Tapos, balik na agad sa laro. So, ang next game natin mamaya, abangan nyo na lang. Mamaya pa yung TNC. Pero dito sa bottom lane, Barrow Strike naman, naaabot. Dito sa Dragonite, makakakuha ba ng kill etong Liquid? Pero Dark still alive. Para sa kanyang DK, habang hahabol naman, op, makukuha nila yung kill para sa side netong King Gaming. Mapapatay nila doon si GH. Eto naman, si Gyrocopter with the homing missile onto the Enchantress. Enchantress naman, mabubuhay ba? Pero nandito na yung Sand King. Balik na rin dito sa may bottom lane at hindi nila mapipick off etong si Kuya mo, Mind Control. This is really alarming sa side ng Liquid. Your Sand King is still level 1, guys. 6 minutes into our game. Kaya nagulat ako tayo lang niya, buhay na agad. And then I look at his level, he's still level 1. At least, di ba, nakakabalik ka agad sa lane mo. Pero, eto, invis rune para kay Sand King heading onto the mid lane. So, Old Chicken naman, level 5 para sa kanya. Siguro kung may cooldown na pick off nila, etong si Mind Control. Mm-hmm. Pero, wait lang, ako naman. Yung Dota ko naman yung nag-crash. Ayan, nag-crash na. Pero, wait lang. Set up ko muna dyan. Eto, top lane naman, etong si MS para sa kanyang Razor. Chill-chill lang, together with eto si Destiny pala, para sa kanyang Atabs gen. Eto, zone out lang nila si Miracle dito sa may top lane. So, dito na, caster prediction muna tayo dito. So, ayan, check natin. Ayan, caster's prediction. Lahat kami, Liquid. Lahat kami pumuso sa Liquid. Third King Gaming, I mean, this is the Chinese territory. I mean, kaya siguro nagpapakita ng magandang galawan yung mga Chinese team natin ito, kasi alam nila na this is DAC, this is their turn. Pero yan, lahat kami pumuso sa Liquid, pero to stolen damage naman, kinukuhanan itong si Milagro, Miracle naman, mazo-zone out lang sa lane, 136 damage nakakuha doon ni Razer, at pwede sila mag-push dito sa may top lane. Ito, kinukuha na nila top lane para sa side ng King Gaming. Mawawalan ata ng tier 1 tower itong Liquid at the 7-minute mark. 8-1 ang kanilang score. At ito, kalungkutan talaga para kay Sand King. Level 2 pa lang, ish. Hindi ko nakita yung drafting natin, pero like when a team picks a Enchantress or a Chen, usually pag nagpick ka ng Enchantress, ibaban mo si Chen. Or pag nagpick ka ng Chen, ibaban mo si Enchantress. Pero both heroes are top 6. Pero wait lang. Sa top lane, may clash na magaganap. Nandun yung lift dito sa Razor. Razor naman, kulang yung damage. Mukhang mamamatay pa. Itong Sand King, level 2 ka pa lang, sir. Pero ito naman, lumalaban pa rin si MS at nasend back pa. Neto ni Chen at mukhang makakaligtas pa itong King Gaming sa Kalbaryo. I actually saw kanina yung laro ng Mineski dun sa Ice Hero na si Chen. Like, tawag nito si Mushi with his diving really hard, and then Ice sending the hero back to base. So, parang ginawa lang ng King Gaming,
Razor diving heavily, committing team fights, committing deep dive. Pero sa uli, papauwi lang siya nitong si Chen. Pero after nilaguluhin yung top, lipat sila sa mid lane. Pero ito naman, gold down, tatama dito kay GH. Kaabuhay mo pa lang, mamamatay na naman ito si GH. Pero nakaligtas, gabuhok na buhay. Habang ito naman, mind control, binablock out lang. Ito ni Old Chicken, mind control, lalaban with the impetus. Nandun yung lift, at makukuha ba nila? Ito si Gyrocopter still alive. Pero nice eye shard block naman coming from Tuskar. Pero makukuha pa rin nila itong si Old Chicken dito sa may mid lane. I guess he thought that he was on the area or he was hiding from itong ang damage itong my control. But I guess yung save ni Chen will not be there for him sa engagement na yon. Pero yun nga, with this Chen sent back, ang ginagawa nila, mag-regen agad yung hero from the base and they could just TP back to lane and ready naman ulit sila makipag-engage. Pero I guess not on that situation. Ito naman, merong engagement coming from Miracle. Dark naman, lalaban ba? Walang Dragon Form. Andun yung Snowball. Will go for Kuroki. Nandun naman yung call down. Kuroki will fall dito sa may gilid at makakakuha ng another kill. Etong King Gaming. Habang dito naman si Dragon Knight. Dropping low. Makakaligtas ba? Nandun yung regen niya. Na slow lang. Plus the right click. Enough. Makukuha ni Miracle yung kill dito sa side ng King Gaming. Pero to lalabad pa rin. Defensive Snowball naman para sa side ng King Gaming. Will go for the Enchantress. Enchantress naman, nandun yung heal niya. Plus Impetus. Pero eto, Eye Shard Black. Kamatayan para kay Luna. Kay Yuna. Pero Kuroki, body blocking itong si Chen. Just fighting for the Bounty Rune. Si Destiny of Destiny on the Chen lalaban. Here comes Old Chicken again on the Gyrocopter. Nandun yung Rocket Barrage. Makukuha naman nila si Kuroki. A return kill para sa side ng King Gaming. Target naman nila is the Mind Control. Here comes the Tuskar Snowball. Aabot kay Mind Control Enchantress na Eye Shard Black. Plus the Plasma Field. Makukuha naman nila yung kill. Old Chicken double kill para sa kanyang Gyrocopter. Yeah, that fight took way too long, kaya yun nabuhay na ulit yung mga heroes ng King Gaming. And then ang kinagandahan din sa King Gaming is they have a low cooldown sa mga skills nila. And also, I guess, since si Sand King, which is in position 4 nila, that's supposed to be creating space, doing a lot of movement sa mapa natin, hindi siya nakakasabay compared dito sa Chen ng King Gaming, which is always gonna be there. He has a sent back, meron siyang with his neutral creeps, and meron din siyang heal once he get his level 6. Pero it's GH, guys. Kailangan pa natin magtiwala sa kanya na he's gonna come back into this game with his Blink Dagger and gonna make some clutch epicenter. Abang natin. Kita nga natin yan. Nagpa-farm out muna sa lane si GH para makakuha ng enough levels at gold at XP. Habang dito naman top lane, pinupush in na. Objective Gaming kagad. Etong King Gaming. And eto nga, since hindi nagkaroon ng magandang lane aggression si Sand King sa lane niya, nahihirapan si Miracle with his infest bomb combination. I mean, okay din naman etong si Rubik, pero kita mo naman guys, King Gaming already on the top lane, sieging tier 3 tower 12 minutes into our game 2 minutes pa lang, habang Sand King naman wala pa si GH, wala pang epicenter. Pero ito na, damage na kagad nila etong tier 3 top tower na etong Liquid. Habang Miracle naman struggling to find the farm dito sa may gubat, papunta pa lang sa kanyang Armlet of Mordigan. Yeah, pero mukhang mag-out na yata since patapos na rin soon yung duration ng Dragon Fork itong si DK. Ayan, natatapos lang, kaya which is a perfect timing for them to get out. So since walang ultimate itong si DK, Liquid, they need to prioritize this, get pickoffs, controlin nila yung vision, place wards. I mean, magaganda naman yung wards nila, it's just, it's really deep sa jungle ng King Gaming where nobody's there farming. Si yung DK nila tuwing may Dragon Form, nasusulit nila, nakakakuha sila ng objectives dito sa side ng King Gaming. Tingnan natin kung ganun ulit yung gagawin nila pag nag-up na ulit itong Dragon Form, 25 seconds. Bago nila makuha, habang dito naman GH, nagsha-shopping pa dito sa gilid. Eye Shard, aabot, may Baro Strike out yan. Pero ito, tinatry niyang i-bait out kung i-go ba ng King Gaming. Itong si Sand King. Yeah. And they didn't have vision dun sa high ground na yun, so it was risky for King Gaming to go in. Pero ito. May
na call down coming from Old Chicken, pero dito naman yung nahuli nilang snowball is GH para sa kanyang Sand King at mamamatay. Kaka-level 6 pa lang ni GH. Hindi pa nagagamit yung epicenter. Dito naman stolen damage. May Raquel nag-reach out lang. Nandun yung infest dito kay Enchantress, pero Enchantress mahuhuli at mamablock ng Ice Shard. Nasaan yung stun? Mahuhuli pa rin nila. Eto si Kuya mo mind control, habang Liquid naman mamamatay rin. Eto si Miracle dropping low, nandun yung Mordekaiser Tagel, Armlet of Mordekaiser, makakaligtas siya dito sa may backlines. Matumba man naman, tutumba, babangon pa ba? Etong si Viper makukuha netong King Gaming 2-4-2 exchange dito sa both teams natin, pero on the retreat na. Etong si King Gaming, Miracle naman, and Kuroki hahanap pa ng kill. At Destiny mukhang iaalay nila sa sarili, pero nice crossover, yun nga lang, hindi umabot. Habang dito naman sa may mid lane, tatay nilang igaw si Dark. Makakatakas lang and healthy ba para sa kanyang Dragonite. Yeah, but it's a good teamfight win for the side of Team Liquid. Though na malaking gold pa rin na secure sa experience ng King Gaming doon, pero kahit pa paano pumapalag sila and they're securing trading kills since alam ng King Gaming that they're really strong sa early to mid game natin. Pero nakakasabay yung Team Liquid natin dito and delaying yung aggression ng Radiant side. Pero eto na, Sand King, level 6, Barrow Strike naman kay Garo Copter. Nandito na yung TP, mabreverse down nila. Si Old Chicken, makukuha na pa nila ng dominating streak. Habang yun na naman, nandun yung Ice Shard. On the 2, nandun pa yung Shrine para masustain. Itong King Gaming, makukuha naman nila si Miracle. At Killing Spree, mapupunta dito kay Dark. Ito naman si GH, mamamatay. May Vision Mind. Yes, they will get the kill dito sa side ng King Gaming. Yeah, but one good thing about that pickup na ginawa ng Team Liquid is na prevent nila yung aggression dito ng Radiant side, same with the Gyrocopter. They burst him really quick, pero I guess since you are TPing on the Shrine, you're forcing team fights on the Shrine, yun nga, nakakapag-respawn na mabilis yung heroes ng Radiant side. Mukhang up na naman yung Dragon Form para kay DK, plus nandyan yung Atabs, wala pang Atabs ni Chen, at pwede na nilang kunin itong Tier 2 mid tower para sa side ng balik na ulit itong Liquid. Yeah. So, I think this GH with his hero, though he has 1500 gold, so malapit-lapit na yung kanyang Blink Dagger. I think the only thing I'm worried about is yung damage niya with the Epicenter. Is it gonna be a lot? Since, sobrang na behind na siya sa levels and farm as a position 4. Ito, humahanap ng kill. May ispatal lang nila itong Atabs. So, gangster itong si Destiny, kumpletong-kumpleto para sa kanyang Atabs Gaming. Dito naman si Dark heading for the Blink Dagger para sa kanyang Dragonite. Si MS naman for stop, so reposition na ito. Yeah, and nakikita natin sa mga teamfights, nag-aagawa ng creeps yan, no? Si Enchantress. Tawag dito, si Enchantress saka si Chen. Tapos kanina sa engagement, si Razor namatay pa dun sa neutral creeps, pero eto, nakasmoke yung King Gaming, unfortunately. Nice pa talaga ng Liquid yun, so nakapag-drums away out sila. Ito, King Gaming 1K net worth 8 para sa Chinese squad. 17-8 ang score natin. Nasa ng recovering phase. Nasa recovery phase pa lang itong Liquid. So, GH, level 7 para sa kanyang Sand King, sitting at 1.9K gold para sa kanyang Blink Dagger. Malapit na malapit na. So, yun na lang hinihintay natin. Pero, eto naman, kinukuha na ng King Gaming. 17 minutes yung throw siya na sila. Plus, mapapabilis lang throw siya nila with the medallion of courage para dito kay Chen. Yeah, there's just no way for them to contest tong Aegis na to. Pero mukhang yung Blink Dagger, no, he still doesn't have it. Pero mukhang mag-out na yung Liquid dito sa ngayon. Naman, no. Pupuesto lang, naispatan sila ng Liquid. Go-go ba sila ng Liquid? Dito naman sa may backlines, etong si Sand King, wala pa rin Blink Dagger nga. Pero yung Roshan, down to 2K health na lang. Anong ko, i-contest ba yan etong Liquid? I guess they have a lot of skills to scout out yung loob ng Roshan. Pero tignan natin, mukhang babalik rin pagkapatuloy nila yung pagkuha ng Aegis. Round to tayo, round to daw. Sabi na itong King Gaming at Roshan quickly dropping low. Dito naman, sino zone out ng nila.
etong Liquid, pero yun, nakuha nila yung Roshan advantage. Snowball, aabot kay Mapumba Man at nahuli pa. Dragon 4, pinapout na. Ice Shard Black, pero lalaban si Miracle. Epicenter, aabot at makukuha nila. Gyrocopter na, burnout kagad nila yung Aegis. Pero eto naman, on the retreat, etong King Gaming, lalaban pa ba? Call down available para dito kay Gyrocopter. Hinahabol nila in the rest of Liquid. Maaabutan pa na itong call down, dropping low etong si Mapumba Man at mamamatay. Pero at the same time, makukuha rin nila si Gyrocopter. Eto naman, stolen damage coming from the Razor. Makakuha pa ba ng return kill etong King Gaming? Pero si Yuna naman naipit sa punuan, pero hindi nakita nila GH at na-send back pa neto ni Chen. What does he have? Pero nakikita ko pinapauwi niya na si DK, pero hindi siya nakauwi right on time. Now si Chen naman, hinahabol na ng Liquid at makakakuha na naman ng 3 kills etong Liquid. Dito naman, nakakuha rin ng return kill etong si Razor, pero eto, apat yung nakakuha doon ng Team Liquid. Yeah, that is a huge win. They secured a lot of gold from that engagement. Saka yung pasok ni Sand King with his epicenter was very clutch. He secured, or na, like what you said, na burnout nga nila na mabilis yung Aegis of Immortal doon. Tapos si DK, we didn't see from the backlines or notice that yun nga, si Enchantress mind control single-handedly handling itong si DK. So, tawag dun, hindi siya nakapag-provide ng damage, hindi siya nakapag-provide ng lockdown since wala na rin si Tuskar who just previously just bought back doon sa engagement. And so, overall, great team fight for Liquid and now they are up by 1k gold net worth. So, eto Sand King, unti-unti nang nakahabol ng levels, now at level 10. So, malapit na para sa kanyang next level. So, makikita na natin yung damage na epicenter na hinahanap natin. Si Miracle, up. Next item niya, SNY, para sa kanyang life stealer. And yun nga, kahit sabihin natin na si Viper did not have a great laning phase against doon sa gitna kanina, still, he was dealing a lot of damage for him. He still had the magic damage and tinatanggal niya itong kunat or yung dragon's blood itong si DK from his yun nga, nether toxin. Plus, you also have the buff dito sa passive ni Rubik. Same with yun niya, kaya ang laki ng damage na binigay doon nitong si GH sa Sand King niya kanina. Ito, 20 minutes and 19 to 13 ang ating score. At yung lead kanina ng in-game na nasa kanila, unti-unting binababaan nitong Team Liquid. Team Liquid naman, farming up lang itong si Miracle with the Desolator plus Armnet of Mordigan heading straight for the SNY or Sanj and Yasha. Pero Captain, yeah, King Gaming already, they did a great job punishing yung heroes ng Liquid, the laning phase pa lang. I guess, yung mga teamfight kanina, I think, sobrang messy. They were forcing so many engagement. They didn't have to, lalo na't alam nila that they are ahead on the game. So, yun nga, losing to those teamfights, lalo na't naman ka sa network, you're letting the other team come back easily doon sa mga kills na pinaprovide mo sa mga engagement na yun. Naman si Razor, Hurricane Pike para sa kanya sa next item pick-off niya. Dito naman, bottom lane. Objective Gaming para sa side ng Liquid Tier 2 bottom tower. Nakakuha na ng Team Liquid. Ikagad sila dito sa may top lane para ma-clear out lang yung creep wave dito sa may top. Ano yung next match natin, Lo? Pakita muna natin. Next match natin. Sige lang. Naman up, ginaw ng DK etong si Viper, pero kumpa lalaban with the right click. Nandun yung homing missile para dito sa side ng Liquid at walang follow up na gagawin etong King Gaming. Yeah, he has that max sa kanyang corrosive skin, so it's just gonna be impossible for DK na ma-pick off itong si Mapumba Man with this hero. Pero King Gaming, this is gonna be impossible push for them na mag-go sa gitna. Pero sa top lane, katapult lang pala yung ginugo nila doon. Kasi nga, itong bottom lane ng Radiant is getting pushed, is getting pressured. So, yun nga, ito na, nag-out na sila. Ay, hindi na nila i-pressure pa yung tier 2 tower sa gitna. Pero ito yung up next natin is, it's EG versus Virtus Pro. Uy? Best of one. So, buti na lang, hindi na ako yan. Easy versus Ramses, buti na lang. Hindi na ikaw yan. Tulog na ako dyan. Bahala na kayo yan. iniwan na. Ayaw na. Iwas yan. Pero ito, back
back to the ball game tayo sa ating EG Keen versus Liquid. Dito naman sa may mid lane, go nila na stand up. Eto si Viper, pero doon may epicenter sa may mid lane, dropping low. Etong si Razor makukuha pa na itong Liquid. 1-for-1 trade yung naganap to, habang dito naman Toscar will fall as well. That's a 2-for-2 exchange for both teams. May susunod pa ba? At ang nakuha nila yung trade, pero dito sa may mid lane up, inahabol nila pero hindi na nila maabutan na itong si DK. Pero umangat sa high ground yung kuya mo, ngangat-ngatin ni Miracle Dark, mamamatay. 3 heroes to fall para dito sa side ng King Gaming, at pwede na sila mag-transition into a mid lane push para sa side ng Liquid. That was a great bait dito si Matumba Man sa kanyang Viper. It took them forever para ma-burst itong si Matumba Man with it. Kaya ayun, ang gandang follow-up with Miracle or the Infest Bomb combination with the Sand King. Nawala agad si Razor, which is one of their most damage dealers aside ng King Gaming. Doon nakuha pa rin naman nila si Matumba Man, but that was just already an impossible fight since si DK, he also got out of position. He got zoned out. He didn't commit yung Dragon form niya sa engagement na yun since kinulo nga sila sa tahaw. Ito naman si Chen up. Hindi nila i-go. Wala silang vision para dito sa Chen. Enchantress naman, Mind Control farming out lang para sa kanyang Hurricane Pike. Dito naman sa may bottom lane, Old Chicken kine-clear out lang. Trying to push the bottom lane, pero mukhang next target ng Liquid at itong tier 1 top tower na itong King Gaming. Yes, live na live po to. Live na live. Yes. Live via satellite po ako. Alam, OFW casting, kumbaga. OFW casting. Grabe naman. Pero ito, Liquid, they are smoked up looking for kills. Same with Keen Gaming, nakagroup din sila dito. I think it probably got spotted. Available. Hintayin natin. Ayun na nga, nakahabol na si GH sa mga item niya. Pero target nila, itong si Chen, dito sa may top lane, saka yung tier 1 top tower nila. Pero ito, kukunin na nila. Up, dito naman sa may likod, nahuli sila ng Barrow Strike. Pero ito, lalaban pa rin. Makukuha pa nila yung Gyro Counter Miracle. Lumalaban with the Life Stealer. Mamamatay si DK. 2 heroes to fall para sa side ng King Gaming. Quick buyback para din sa Gyro Counter. At mukhang susunod pa. Ito si Razor MS naman. 4 staff out lang. Pero nandoon yung damage coming from the side of Team Liquid. Hindi maganda to para sa side ng Chinese squad. Susunod pa. Mangangat-ngat. Itong si Toscar. Nandun yung defensive snowball. Pero to what avail? Yuna mamamatay as well. Saka mind mind control. At apat yung nabigyan nila doon. Plus buyback pa para sa Gyro Counter. Yeah, this is, I think, a little bit wondering kung bakit King Gaming, they're forcing a lot of engagement. They want to end this game early, pero si Gyrocopter, he did not commit for an early BKB. So, kita mo, isang lockdown lang, isang Barrow Strike lang sa kanya, he's almost always gonna die from the damage on the side of Team Liquid. Nandun na nga yung Infest Bomb. I guess they did not expect that Team Liquid could come back into this game. Even yung next item niya naka-queue is Butterfly. I guess he's looking for that miss dito kay Mind Control. I guess it's one of the reasons pero si Old Chicken sa baba. Kabanggit lang natin kay Old Chicken, naulam pa neto ni Miracle. Old Chicken, kinain na. Dito sa may bottom, kakabuhay, kakabayback niya lang. It's really sad for the side of Chinese Gaming. They did so well sa laning. Already pressuring the high ground. I guess, they just couldn't handle yung team fight na ginagawa ng Team Liquid. I guess dun sila tawag dito na kambakan ng Dire side because they were forcing way too many engagement that was, I feel like, not very necessary. Especially si G8, alam nila si Sand King was always on the other side of the map. Wala silang oh no, Yuna. Naman, up to Scar, aabutan pa, 4 stop lang pababa. Pero kanina, ang ganda na nga, sabi natin, ang ganda na ng play ng King Gaming. 12 minutes, umaangat na sila dito sa tier 3 top tower ng Liquid. Pero hindi nila natuloy-tuloy yun. After that, nakabawi na nakabawi yung Liquid. Yeah, and also, they're always, sa side ng Team Liquid, lagi sila nakaka-eliminate. It's either Razor, it's K, it's either Gyrocopter. And dun pa lang, nahihirapan agad yung Razor side na ipakbakbakan. I think, si Mind Control, he's doing a lot with this hero dito kay sa Enchantress niya. He's providing that damage for his team na or yung aggression that was lacking sa laning phase kaya ng Team Liquid dito nga sa hero nitong si GH kanina. Tapos lalo na nga si GH kanina, nasimula na nakuha niya na yung Blink Dagger niya. Sunod-sunod na nakabawi etong si Sand King. And looking at Team Liquid, they were composed. It didn't even feel like they were losing sa gitna. Ito, Gyrocopter na naman ang ulam ng Team Liquid, pero nandun yung sendback
Walang ulam ngayon. Sabi dito ng King Gaming, tama na daw. Tama na daw, Gyrocopter, nabuhay pa. At etong Team Liquid. Tingnan natin, next objective nila will be the Roche for the 27-minute mark. Aegis and Cheese advantage. Yeah, I feel like they should have done that more sa early game natin. Just keep sending back heroes and then re-engage a teamfight. Pero I guess they were committing heavily sa mga engagement na yun. Kaya yun, lagi silang na tatalo sa mga teamfights. Pero I thought yung Roshan ngayon, Liquid na ang umukuha. And it's not even gonna be contested for the side of King Gaming. So eto naman na huli nila. And then yung Barrow Strike, Chen naman mamamatay sa kamay ng Sand King at nung Rubik. Basic lang para dito sa Team Liquid. Minus 1 na agad etong King Gaming. Habang may Aegis and Cheese advantage sila. Tingnan natin ano next target nila. Pero bottom lane, TPing out lang. Etong si Sand King, nakasakay na naman. Etong si Lifestealer, pero hindi nila maispatan. Itong Razor at yung Tuskar sa may Triads. So, ang kinagandahan nito is that nag-commit na rin ng maagang Gem of True Sight itong Team Liquid. So, para masecure na nila yung vision or makontrol nila agad yung mapa dito na in-establish ng King Gaming kanina. Gem 2 ah. Libre pero Epicenter, ilalaban nila, mauhuli yung dalawa. Tanong kung may mapipick off ba etong Team Liquid, then yes, they will. Makukuha nila etong si Tuskar, yun nga lang yung gem na iwan dito sa gilid, pero lalaban pa rin ba etong Team Liquid. Nandito sa may backline etong si DK, stunning up etong si Miracle. Miracle naman on the Lifestealer, nandiyan pa yung Aegis of the Immortal. Lalaban lang one on one against the DK, pero etong mapapop nila yung Aegis. Tanong, lalaban pa ba sila for round number 2 yung gem? Makukuha ba ni Chen? Pero nais patan neto ni Viper, kalungkot nakuha pa nila yung gem for the side of Liquid. At yung kapalit lang nun is yung itong Rubik. Wait, na napansin mo ba kanina yung na yung epicenter ni Sand King? Nung nag-blink si Sand King, wala si Lifestealer. Nauna yung infest niya bago makapag-blink. Na-excite. Nasaan si Lifestealer? Nasa likod. Na-iwan. Ewan, wala ko napansin nyo yun. Pero I thought I was funny. Tumuman naman, nakuha ng panilang gem plus 2 kills. Pero eto na naman, yung old chicken, may ukulamin na naman. TP out, Rubik win na left, at naulam na nga eto si Gyrocopter. Miracle, busog na busog sa chicken dinner, mala protein. Kompleto sa protina, etong si Lifestealer natin, pa-assault kiras na. And also napapansin ko rin, no, only one hero has 4 stabs aside ng King Gaming, which is etong si Razor. Same, nobody built a Solar Crest para kay Lifestealer or kay Enchantress para mag-miss doon sa kanilang mga right-click damage. I think yung mga itemization dito ng King Gaming is also one of the reasons kung bakit nahihirapan sila lumaban sa heroes ng Team Liquid. Pero kanina, itong Liquid nahihirapan, pero tingnan mo ngayon si Miracle running at 11-2-8 para sa kanyang Lifestealer. Yeah. I feel like King Gaming, they got a little bit greedy, they got kind of cocky dun sa leaning phase natin kanina. Pero eto na, high ground with Team Liquid. Pinuto nila, Viper Strike naman, binato dito kay Razor at mukhang high ground na etong Liquid. Nakabang lang sa may lower ground. Pero eto na naman yung libreng sakay coming from GH, Blink Forward Plus. Eto na naman, go na naman nila si Old Chicken, ngangat katin. Pero eto na, 4 stop out ng Old Chicken will survive. Habang dito naman, lumalaban pa rin Liquid dito sa high grounds ng King Gaming. At mukhang makukuhanan pa sila ng tier 3 top tower. At fortification, iko-commit na. Pero King Gaming, wala pa rin ginagawa. Mag-expire na ba? Naka-ready pa rin dyan yung Dragon Port. Ito na yung homing missile, auto miracle. Pero makakatakas pa rin. Itong sila Milagro. Pero high ground pa rin sila sa side ng Liquid. Gusto nilang ituloy. Nandun yung Blink Forward. Call down. Tatama at makukuha nila. Ito si Viper. Pero ito na yung Epicenter. Sa gitna ng gulo. Makukuha ba nila itong another kill? Pero yun, buyback naman. Kinumit para sa side ng King Gaming. Mawawala din itong si Razor. Pati na rin yung Tuskar. Pero triple kill para kay Mind Control. Umangat-ngat yung Enchantress dito. Pero ito susunod pa. Ito si Razor. Sinusundot ng Liquid. At nasan na yung buyback? Ultra kill at Rampage! Mapupunta kay Mind Control on the Enchantress. At 32 minutes, tutuloy-tuloy pa rin ba itong Team Liquid? Grabe! Yeah.
it didn't even feel like na yung King Gaming, they were ahead in this game. It didn't feel like GH had no farm. Parang, tawag dito, parang hindi one-sided yung laning or yung early game natin kanina. 32 minutes and Team Liquid is now trying to end this game. I guess Team Liquid is still really great sa team fight nila, yung synergy nila and everything else. That King Gaming got a little bit overconfident dun sa na-establish nila na in advantage sa laning phase or sa game natin kanina. Pero kitang-kita naman natin kung sinong MVP natin ngayon for the side of Team Liquid at tier 3 last lane of Rax para sa side ng King Gaming. Kinukuha ng solo ni Mind Control habang Liquid naman nakaabang lang dito sa may backlines. Pero blink forward dito sa Enchantress, mapapatay ba nila? Dito naman blink forward at makakukuha nila. Invest bomb out lang, mangangat-ngat itong King Gaming. Hinihintay natin yung GG call. Wala na mga buybacks tong Chinese squad. Godlike for Miracle at DK uulamin din ng Team Liquid, 4 heroes to fall and GG will finally be called para dito sa side ng Chinese squad. Magandang early game para sa Chinese squad pero na-comeback naman netong Liquid. Yeah. I gotta give it to Mind Control sa Enchantress niya. He did so much. He did way too much damage sa laban natin ngayon. Ngayon, he was creating most of the pressure. He was creating space para kay Miracle. Same with GH. He was, yun nga, nagiging substitute sa aggression na hindi naibigay ni GH sa laning phase natin kanina. And I also felt like King Gaming, yung mga item nila also was lacking. They didn't have BKB. They didn't have that much four-star para ikait si Lifestealer. Same with the Solar Crest. It's missing. They have a medallion, pero afternoon, they couldn't kite si Miracle, which is one of the reason, and also si Mind Control sa hero niya, one of the reasons bakit nakakambak and nakabalik ng mabilis yung Liquid sa laban na yun. So, yan, that was Liquid versus King Gaming. Next game natin, it's EG versus VP. Sino magkakaslo? Nandyan po ako. So, I'm invisible. Calbs tapos si Calbs. So, sige, next game natin, it's EG versus Virtus Pro. Si Ishi po, matutulog na, ayaw na panoorin. Hindi ko alam kung ba't ayaw panoorin. Panoorin mo, team mo yun. Oh, I'm gonna watch silently. Malalood na lang, tatahimik. So, next game natin, quick break muna po yung Wombo X combo. So, wala tayong MVP ngayon, no? Wala po tayong MVP. So, quick break muna po yung Wombo.